Sikat na sikat sa panahon natin ngayon ang K-pop industry at talaga namang maraming nabibighaning mga fans sa kanila dahil sa kanilang angking mga talento. Ngunit sa video na ito malalaman natin ang madilim na bahagi ng K-pop at ano-ano nga ba ang mga nangyayari sa likod ng kamera na maaaring hindi mo pa alam. Sabay-sabay nating alamin ang mga bagay na lihim sa marami, kaya tapusin mo ang panonood hanggang dulo. Ang K-pop o Korean pop ay isang genre na nagmula sa Korea. Ito ay nabuo noong 1989 nang naitatag ni Lee Suma ng SM Entertainment. Ang K-pop ay sikat hindi lamang sa Korea kundi pati sa iba't ibang parte ng mundo. Napakaraming mga fandom ang nabuo at napakataas din ng kanilang mga views sa iba't ibang streaming websites gaya ng YouTube. Marahil isa ka sa mga humahanga sa kanila at maaaring inaabangan o di kaya naman ay napuntahan mo na ang kanilang mga concerts na ginanap dito sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng mga kasikatang ito, narito ang lima sa mga bagay na hindi alam ng marami. Number 5. Harsh and unhealthy rule. Ang mga K-pop ay may strictong rules na dapat sundin. Kapag ikaw ay parte ng isang agency at nag-aaspire maging K-pop artist, kakailanganin mo ng matinding ensayo. Sila ay sumasayaw mula umaga, tanghali at gabi. Bagamat nakikita natin na sa kanilang mga video o concert na sila ay masigla at masaya, ngunit ang katotohanan sobrang hirap ng kanilang mga dinaranas na ensayo. May ilan na nakasanayan na ito, ngunit kung titignang maigi ay napaka-istrikto ng kanilang pag-iensayo. Kaya naman may mga piling pagkakataon na mapapansin ng ilan sa kanila na matamlay o nahihilo na. Isa rin kasing dahilan ay ang mahigpit nilang pagdadiet. Sila ay pinagbabawalan na kumain ng marami para kanilang ma-maintain ang kanilang slim body at ang looks na gusto ng nakararaming fans. Dahil dito, ang kinakain lamang nila ay ang mga pagkaing mababa sa calories kagaya ng cabbage, itlog, kape, spinach at iba pa. At kung minsan sila'y umiinom na lamang ng tubig sa buong araw o kahit ilang araw pa para lamang maging maganda o gwapo sila sa harap ng kamera. Number 4. Pakikipag-date. Dahil sa kasikatan ng mga K-pop artist at K-pop groups, sila ay pinagbabawalang makipagrelasyon o makipag-date dahil baka ito raw ang maging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ang mga miyembro ng isang grupo ay pinagbabawalan dahil kapag nahuli silang nakikipagrelasyon ay maaari raw itong makaapekto sa kanilang focus at maaari rin silang gawa ng iskandal at maging dahilan pa ng kanilang pagbagsak o sa madaling sabi, mahihirapan ng entertainment agency dahil baka masayang lang ang ininvest na budget para sa kanila. Mahalagang maganda ang imahe nila sa mundo ng entertainment kaya sila rin ay pinagbabawalang basta-basta makipagkaibigan sa opposite sex at bawal ding makipag-interact sa kalaban na kumpanya. Kapag sila ay nahuli ng gumagawa ng mga ito at nakita ng mga fans ay pwede rin itong maging dahilan ng maraming usapin at pangbabash sa social media. Maaaring weirdong tignan ngunit parang pagmamay-ari ng mga fans at ng entertainment agency ang mga K-pop idols. Kaya kailangan nilang pigilan ang kanilang nararamdaman at huwag makipag-date. Speaking of pagmamay-ari ng mga fans, mayroong iba na nasobrahan na sa pag-aangkin sa kanilang mga idolo at iyan ang ating number 3. Bago tayo dumako sa susunod kaibigan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kung nagugustuhan mo ang video. At i-ring na rin ang notification bell para una kang lagi sa mga i-upload ko pang mga videos. Number 3. Saseng. Ang saseng ay isang uri ng mga fans na iba ang klase ng paghanga. Sila ang mga tipo na sobrang tindi ng pag-idolo na umaabot na sa punto na pati pribadong buhay ng K-pop artist ay nakasunod na sila at maaaring maging mas agresibo pa ang kanilang mga aksyon. Alam naman natin na ang mga tunay at maayos na fans ay nagbibigay ng positibong suporta sa mga idolo. Ngunit itong mga saseng ay nagbibigay trauma sa mga idolo dahil sa kanilang matinding obsession. Gaya na lamang ng isang mensahe na binigay ng isang saseng fan sa isang artist na nagngangalang Taegyeon ng grupong 2PM. Imbis ink o lapis ang pansulat ng fan ay ginamit niya ang kanyang sariling dugo para magbigay ng mensahe. Ang weirdo, hindi ba?
pasintabi sa mga kumakain sa oras na ito, kaibigan. Hindi lang daw ito basta dugo, ngunit ito ay menstrual blood ng babaeng fan niya. Nakasulat daw doon ang "I dedicate to Taegyeon my period blood" letter. At sinamahan pa raw di umano ng kaunting buhok nito sa pag-aari ang sulat na ipinadala. Sino ba naman ang hindi matatakot, mandidiri o maiilang sa mga ganitong sitwasyon? Maaaring may mas malala pa rito dahil ang ilan daw sa kanila ay palihim na pumapasok sa apartment o bahay ng idolo kahit walang pahintulot. Who knows? Maging sa pagkakataong ito na nakikinig ka ay mayroong saseng fan na palihim na nag-i-stalk sa kanyang idolo. Number 2, Slavery and Prostitution. Bago maging ganap na K-pop idols ang mga sikat na K-pop star ay pumipirma muna sila ng kontrata. At ang kontrata na ito ay hindi raw nagsisimula habang sila ay di pa nagde-debut. Sila ay parang nakatali sa agency at pinagbabawalan ding umuwi sa kanilang mga pamilya o sa kanilang bahay. Ang kontrata ay maaaring umabot ng 7 hanggang 15 taon at pagkatapos ng kontrata ay nagbabayad pa sila ng kanilang mga utang sa training. Talaga namang napakahirap maging isang ganap at sikat na K-pop at hindi ito para sa lahat. Marami sa kanila ang parang naging alipin o slave na lang ng kasalukuyang sistema ng mga entertainment companies. Sa kabilang banda, ang ilang mga K-pop artist ay minsan ding nasangkot sa prostitution. May mga nag-leak na balita patungkol dito, partikular na sa mga babae na nangangarap maging K-pop artist, at nakalulungkot isipin na ang ilan sa kanila ay kumakapit sa ganitong kalakaran para lang makaangat at magbaka sakaling sumikat. Ang ilang taong mayayaman naman ay binabayaran ang management ng ilang K-pop artist at trainees para sa kanilang oras, at ito ay umaabot ng libu-libong dolyares kapalit ng sponsorship, kaunting tsansa na umangat o sa kasamaang palad. Maaring ang ilan ay napwersa lang sa ganitong sitwasyon kahit ayaw nila. Number 1, Cyberbullying. Laganap na ang cyberbullying, ngunit iba ang impact nito pagdating sa industriya ng K-pop. Dahil sa mga naunang entry ko, kaibigan, maaari itong magdulot ng iba't ibang reaksyon sa mga netizens. At alam naman natin kung gaano katindi ang mga bashing na nangyayari sa social media. Kapag mayroong hindi nagustuhan ang mga fans o kaya naman ay nasangkot o naakusahan sila ng isang iskandalo, hindi makaliligtas ang K-pop artist at idol sa pangbabash. Ang ilan naman ay ginagawa silang katatawanan o sa kung anong dahilan ay galit ang ilan sa kanila. Mukha lamang silang laging nakangiti at presentable sa paningin, ngunit ang katotohanan ay napakarami nilang mga problema na hindi nila alam kung paano susolusyonan. Katunayan ay may napabalita ng K-pop artist ang nag-suicide, at isa sa mga matinding dahilan nito ay ang mga negatibong sinabi patungkol sa kanila. Ilan dito ay sinasali, Kuwara at Chainha, at may mga ilan pa na maaaring hindi ganoon kakilala, ngunit nasa industriya ng K-pop. Dahil sa pambabash at paninira ng mga netizens, hindi kinakaya ng ilan ang problema at depresyon na naidudulot nito at kanilang nararanasan. Iyan ang ilan sa mga masalimuot na katotohanan na maaaring hindi napapansin ng marami. Mga bagay na totoong nangyayari sa likod ng mga ngiti at talentong ipinapakita ng mga K-pop artist. Kung ikaw ay may topic request ay i-comment mo lang yan sa ibaba, kaibigan. Muli, ako si Cyan. Thank you so much for watching.